thumbnail na binubutasan natin, kung makikita nyo ang purpose nito, baka magtatanong kayo kung bakit binubutasan natin. Ito ang ating incubator. Dito kasi natin i-incubate ang ating mga itlog ng ating mga manok, no? So once malapit na siya magpisa, dito na natin ilalagay. So kailangan talaga bigyan daw ng hangin, oxygen ang ating mga manok o mga piso, no? Mga gagmay na manok. So kailangan talaga may hangin siya, oxygen. So yun, kaya binubutasan natin kung makikita niyo. So ito na po ang ating nilagyan na ng salamin para at least hindi na tayo lagi mag-open. Dito na lang tayo titingin kung musta ang ating mga itlog sa loob. Okay lang ba sila? Andar ba yung mga ilaw o ano ba? So ito na po ang ating incubator. Pwede na rin ating mga itlog, dagdagan pa natin. Next natin gagawin ito na ay mapagtagumpay natin, no? Makapag pisa tayo ng maraming manok. Ito, thank you. Siya maiinitan at may hangin siya kasi makakalabas yung hangin doon. Binubutasan natin kanina yan, hangin na yan, dyan siya makakapasok, dyan makakalabas yung hangin, labas loob ng hangin. So nakaposisyon ng ating incubator at ating itry po, may extension naman dito, ilalagay na natin para masubukan natin. Then automatic andar siya. Yan. So, may thermostat na siya. Kulang na lang dito is lalagyan natin ng tubig para makontrol yung init. So, yan. Sisira. Close muna natin. At ating titingnan. Yan. Makikita. Titingnan mo. Yan. Yan ang kagandahan na pagsalamin lang ating ginagamit. Makikita lang natin. Hindi na natin kailangan i-open. Close and open. So siniset natin na nakaset ito into 38 ang thermostat. So sa 31 na yung init nito. Pag makakarating na ng 38 degrees Celsius, automatic siya shutdown yan. So yan, tingnan natin ha. So papakita namin mamaya sa inyo yung pagmalapit na. Patay muna. So nasa 36 na tayo, 36.5 degrees Celsius. Tingnan natin kung andar pa. Andar pa ang ating mga ilaw po sa loob. So, ibig sabihin, tingnan natin kung mainit pa. Yan, yan ang kagandahan pagsalamin. Atin na lang titingnan dito sa labas kung kumusta sila sa loob. Okay ba yung mga ilaw? Tapos mga itlog, makikita natin. Ang doon na lang mismo sa baba yung sa hatchery play area. Hindi natin makikita. Kailangan natin alisin pala yan isa. Yan, so tingnan natin. Sa 36 na, maya kung 38 na yan, close na yan siya. So nasa 37.6 na tayo, malapit na magiging 38. So tingnan natin, yan, under pa. Simulan natin, 37.7 degrees Celsius. So may ilaw pa, yan, may ilaw pa yan. 37.8. Tingnan natin, 37.8 yan. Yan, 37.9. Tingnan natin. Yun. May tick na siya. Tingnan natin. Ayun, di ba? So, wala nang ano. Wala na siyang ilaw. So, ibig sabihin, yun. Exact 38. Cross na yung ilaw. Off na siya. So, yan. Tingnan natin kung gaano kainit. O, katamtaman lang. So, saktong-sakto. Pag bababa yan ng 38, paandar na naman yan. Tingnan mo, 37.7. Andar yan. 37.7, 37.5. Yun. 37.5, andar na naman siya ulit. Ayan. Kaling. So, pwede natin simulan ang pagpisa ng mga itlog ng ating mga manok, no? So, mayroon pa tayong nalikom dito, kuntit pa lang. Subukan lang natin ito. Ayan.
Galing yan sa ating Rhode Island Red. Ating masubukan.